Welcome back sa Wok Gaming Channel. So guys, right now, meron tayong update para kay OBS World. So siguro sa mga hindi aware, no, kay OBS World, racing game yan, okay? Playable gamit ang inyong mobile device at the same time under Polygon Network si OBS. So previously, meron ako niyan testnet, no? Nalaro natin sa testnet, pero hopefully, magkaroon ulit ako ng panibagong gameplay para kay OBS World. So, sa mga hindi nakakalam, play to earn yan. And yes, free to play si OBS. So, kahit wala tayong puhunan, kahit wala tayong pang invest, yes, pwede tayong maglaro ng OBS. Pero siguro yung tanong, Book Gaming, pag nag-free to play ba kami sa OBS, may kikitain ba kami? Yes, meron po kayong earning kahit naka free to play po kayo. So, minimize lang natin saglit itong YouTube nila. Guys, don't worry ha, yung mismong link ni OBS ilalagay ko sa description later on. Pero na-mention ko, yung mismong game niya is racing game, pero nakaparang medyo in-open world na nila to si OBS. Medyo in-open world na nila. So, basically, ang nangyayari, magkakaroon ka ng character, pwede mong navigate doon sa world na yun, pwede kang maglakad-lakad, pwede kang pumunta sa mga building, sa mga garage, pwede kang makipag-interact sa ibang tao. Pero yung main source pa rin ng earning, ng competition, syempre, racing game pa rin, pwede mong upgrade yung sasakyan mo, yung mga sasakyan na gagamitin natin. Ito yung mga luxury car na ginagamit, mga Lambo, mga Ferrari, okay, yung mga Ducati, motor yata, pero mga ganun, no? Yung mga mahal na or branded talaga na sasakyan. So, siguro yung tanong dito, Book Gaming, interested kasi ako dyan kay OBS eh. Narinig ko yung OBSW, yung cryptocurrency nila, maganda yung feedback, maganda yung potential. May feedback ka ba kay OBSW or dun sa main token nila? So, right now guys, in-update na nila itong white paper nila, and then itong white paper na, itong white paper nila ngayon, ito na yung, I think ito na yung final update para lumabas, ilabas yung mainnet para kay OBS World. So right now guys, yung main cryptocurrency na gagamitin natin is yung OBSW token. So right now, itong token din na to yung magiging governance token natin for this game, yung OBS World. At the same time, itong token na to yung mismong magiging utility token na natin. So, ibig sabihin, for example, bigyan ko lang kayo ng idea. For example, si Axie Infinity, okay, yung governance token nila, yung AXS token, may utility token pa sila na SLP. So, dalawang cryptocurrency yung ginagamit nila doon. Kay OBS, yung mismong governance token nila, yung OBSW, yun na rin yung gagamitin natin as a utility token. At the same time, Book Gaming, ano ba yung mga transactions ng cryptocurrency na yan? So, itong cryptocurrency na to, guys, ito na rin yung gagamitin nyo bilang virtual asset nyo na rin. At the same time, yung mga services, for example, yung mga gas fee, transaction fee, yan na rin yung gagamitin. Yan ang kagandahan kasi if governance token is sa lang, alright? And then, syempre, marketplace purchases. Nakalagay dito, guys, yung OBS token natin is magiging vibrant na rin sa marketplace, and also, pwede nyo rin siyang gamitin wager sa variety ng card. So, definitely, okay, yung mismo cryptocurrency, for example lang ha, wala pa yung play to earn. For example, holder na kayo ng OBSW. Alright, and pag dumating na yung play to earn sa marketplace, if you want to upgrade, if you want to buy your car parts, if you want to buy the car itself, OBSW lang po yung gagamitin natin. Kasi, ba't mo nabanggit yung Book Gaming? Kasi, sa ibang game, pwede tayong bumili using USDT, pwede tayong bumili using Matic, pwede tayong bumili using BNB, aside pa sa governance token ng mismong game na nilalaro natin. Okay? Dito kay OBS World, OBSW ang one ring to rule them all. Ang kagandahan kasi niyan, guys, pag isang token lang, isang crypto lang ang ginagamit natin, yung burning mechanism niya, malakas. Ibig sabihin, mabilis maubos yung token, and then yung matitirang token na yan, definitely magtataasan yung prices natin. And same thing, syempre, pagbibili tayo ng mga NFT dito kay OBS World, obviously, governance token yung gagamitin pa rin natin, OBSW lang. Ito lang yung maganda lang dito, guys. Meron silang tinatawag na retail kasi nga alam niyo naman malaking project to, big project to. So, si OBSW daw, okay, in the near future, alright, magkakaroon, for example, nagkaroon ng merchant or merch itong OBS World,
pwede niyong pambili yung OBSW token nyo ng mga merch na yan. Okay, either jacket, hoodie, depende yan, no? So, depende pa kung gano'ng kalaki, gano'ng kalawak yung ma-reach ni OBS World. Kumbaga, pwede kayong bumili using your cryptocurrency in real life ng mga gamit para magiging real currency nyo na talaga si OBSW. Alright, so pag naging real currency, for example, lumaki pa nang lumaki si OBS World at nagtinda na rin sila ng mga food, mga pagkain, yes, pwede nyong gamitin yung cryptocurrency na yan. At the same time, meron din po siyang staking features. So basically, pag may holder ka na ng OBSW, nakabili ka na ng OBSW, alright, hold mo lang yan, ilagay mo lang yan sa staking mo or staking features ng OBS World, kikita na yan, definitely madadagdagan na yan. Kahit natutulog ka while you are sleeping, madadagdagan yung cryptocurrency mo. Sa mga newbie dyan, ayun po kasi yung staking. So parang banko lang yan na sa banko kasi, pag isang taon, magkakaroon ka ng tubo. Sa staking kasi, minsan, isang araw lang nagkakaroon na po ng tubo. Depende sa platform, depende sa rules ng project sa staking nila. Ito naman sa OBS World, daily meron po tayo pag nag-staking tayo. So, ako, lagi kong minimension sa mga viewers natin, lagi kong minimension sa mga supporter natin na i-maximize nyo guys yung mga staking features, lalo na kung nakabili na kayo ng token, stake nyo na yan. Okay, right now ha, bull run tayo, nasa bull market tayo. So, basically, lahat ng prices ngayon, nagtataasan na. And then, dito nga pala, sa Twitter page ni OBS, I highly suggest na mag-follow kayo. Kasi pag may mga events sila guys, meron silang mga update, dito nila kagad pinopost sa Twitter page nila. Ayun, ito guys, ito mga pinapakita natin yung mismong developer ni OBS yan. Okay, or ni OBS World. Pumupunta sila sa mga lugar na maraming car enthusiasts. And na-mention ko ha, hindi lang basta-bastang sasakyan yung pinag-uusapan natin. Hindi lang basta-bastang mga tao yung kinakausap nila. Okay guys, ito yung mga milyonaryo, bilyonaryo. Okay, investor pa sa mga investor yung mga tao na yan. Yung iba dyan, nakilala ko, nagpunta kami sa Green Hills, nakausap ko. Grabe guys, talagang pag nakita mo yung mga sasakyan nila, pagdating sa damit, mga nakasando lang, nakashirt lang, pero pagkalabas, Lamborghini yung nag-aabang na sasakyan. No? One door lang, hindi two door. One door lang po kasi yung kabilang side nung sasakyan niya, nilagyan niya pa ng mga booster, definitely isang tao na lang yung pwedeng sumakay doon. Grabe ang yayaman ng mga taong nag-provide ni OBS. But at the same time, tayo naman, okay, hindi na natin kailangan maging ganung kayaman dahil dito mismo kay OBS, ma-feel natin yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? Ma-feel natin yung world ng mayayaman na yan. At the same time, pwede rin tayong kumita. Pwede rin tayong yumaman kay OBS basta meron lang tayong OBSW na cryptocurrency. Kasi guys, pag bull run na, pag tumataas yung mga token na yan, definitely OBSW tataas at tataas at tataas yan. Legit na project to, big project, malaki yung puhunan. Okay, hindi to basta-basta. Okay, actually binigay nila tong project na to para ma-experience natin kung ano ba yung itsura, ano ba yung view ng mga taong may milyon, may billion, may mga magagandang sasakyan. In virtual, okay, in metaverse, in Web3, pwede natin silang ma-experience. At the same time, pwede natin kitain yung mga kinikita rin ng mga tao na yun. Alright? At ang kagandaan, bago pa lang to, so ibig sabihin, as entry level, pwede tayong pumasok dito kay OBS World. So ako guys, naka-follow na ako rito. Although, bago pa lang si OBS World, makikita natin, they already have 10,000 followers na. Yes, 10,000 followers na po si OBS World. So, siguro bago kayo mag-invest, bago kayo tumalpak, okay, siguro excited na kayo, gusto nyo na laruin si OBS World, mag-follow muna kayo. Okay, mag-follow muna kayo sa Twitter, Telegram, okay, sa Discord nila. Kasi nga, pag may mga airdrops yan, giveaway yan, dapat nandiyan ka. Dapat na ambulan ka. Kasi itong mga ganitong project, laging nagbibigay yan ng mga pag-giveaways, laging nagbibigay yan ng mga airdrops. So, meron dito guys, downloadable na pwede nyo siyang ma-download. For example, Android app, APK yung ma-download nyo pag Android app. At the same time sa iOS, alam ko test flight yung pwede nyo makita or mabili dito kay
OBS, no? So right now, siguro next time, no, ipag-usapan natin tong mga keys, yung mga NFT, yung mga license plate, pero for now, wag na lang muna kasi baka magkaroon sila ng update tapos ngayon pag-usapan natin kasi magkaroon sila ng update, ma-outdated kagad yung topic natin. Kukunin ko muna yung pinaka-major update nila bago natin pag-usapan yung ibang NFT nila. Pero kayo, pwede nyo nang navigate lahat yan, pati yung white paper, guys, no? Please, pabasa na lang din yung white paper para kay OBS World. Yan. So, dito kasi sa white paper nila, marami din tayong details, mga pictures makikita natin dito. As mentioned, guys, ito na yung final white paper bago ilabas yung mainnet. So, hindi na to light paper, white paper na to kasi audited na tong white paper na to. Okay, so siguro if no may panibago tayong update para kay OBS, again, rarenggaan ko kagad kayo kasi ako mismo holder ako ng token nito. Definitely lalaruin ko tong OBS World dahil yun nga, ganito yung mga gusto kong game, ganito yung mga hinahanap ko, genre, mahilig po ako sa mga racing game. Alright, so again, pag may update, update ko agad kayo right now. Kung interested kayo kay OBS, please pa-follow nung mga social media platform nila. And don't forget din ha, mag-subscribe kayo dito sa YouTube channel natin. Click nyo na lang yung subscribe button natin. And always remember, Go Gaming loves you all. See you again in my next video. Salamat! Mm-hmm.